At after nga niya magsangkot siya, inilagay na rin niya yung pinalambot na langka at baboy. I'm back! At malapit-lapit na nga tayo sa exciting part, mga kalisyus. After nga mailagay ni Mama ang lahat ng langka at karne sa kawa, nilagay niya ito ng isang basong tubig. Actually, mga kalisyus, ngayon lang si Mama naglagay ng tubig ng ganyan. Ang sekreto kasi ni Mama para sumarap ang kanyang langka, instead na tubig ang ilagay niya, yung mismong sabaw ng nyog. Actually, mga kalisyus, nanghingi naman kami ng sabaw ng nyog, kaya lang nakalimutan namin ni Mama habang pinapakulo natin sa gata yung langka. Inihanda ko na rin yung DIY chicken breadings ko. At kasabay nga nito, nagpainit na rin ako ng kawa at nung uminit na ito, nilagay ko na yung mantika. At syempre, kailangan rin nating painitin yung mantika para hindi dumikit yung manok sa kawali. At sinimulan ko na rin paliguan ng breadings yung mga manok. I-share ko lang ulit sa inyo, mga kalisyus, palagpa-pride kami ng manok. Sapat na sa amin yung ganyan, yung nilulubog lang yung manok dyan sa harina. Yung iba kasi nilalagyan pa yan ng itlog. Ang nangyayari tuloy, kumakapal yung breadings tapos hindi naluluto masyado yung loob ng manok. Anyway, meron naman tayong kanyang-kanyang paraan kung paano natin lulutuin yung manok. Nagulat nga ako, mga kalisyus, kasi bigla akong tinawag ni Mama tapos sabi niya sa akin, tara na, video mo na ako, lalagyan ko ng pampalasa yung langka natin. At syempre, tinakpan muna namin yung langka at dahil mainit na rin naman ang mantika, kaya sinunod na rin namin iprito ang mga manok. Tatlong pirasong leg part nga pala yan, tapos pinabiyak lang namin sa gitna, and then meron din kaming biniling tatlong pirasong wings. Ayan, mga kalisyus, golden brown na ang chicken. Naku, malapit na talaga tayo sa exciting part. At ito na naman si Mama, sabi ba naman ni Mama, oh, ito na, video mo na kasi bubuksan ko na yung langka. At naku, mga kalisyus, kung nandirito lang kayo, sobrang bango ng niluluto namin ni Mama. Talagang nakakagutom na, mga kalisyus. So si Mama nga ang dahilan, mga kalisyus, kung bakit ganito kami kalalaki. Kasi nga, masarap siya talaga magluto. Alam niyo ba, mga kalisyus, si Mama dati ring matabayan. Kaya lang, since tumatanda na siya, kaya kailangan na rin niya magbawas ng kanyang pagkain. At ito nga, hindi pa siya nakontento sa una at pangalawang gata. At nilagyan niya pa ito ulit ng pangatlong gata. Grabe na to, at tiyak ko, super creamy ng ginataang langka ni Mama. At muli nga niya itong tinakpan para magantay sa pagkulo. At pagkulungan nito, makikita ninyo yung gata, talagang naglalangis na siya. Nilagdagan lang ni Mama ng konting asin, tapos sinunod na rin niya ilagay yung magic sarap. Hinalo-halo nga niya ito para magbalanse ang lasa ng ginataang langka. Habang hinahalo nga yan ni Mama, tinanong ko si Mama kung nakapagsain na ba kami. Maaga raw siyang nakapagsain ng kanin. Matapos nga ang ilang minuto, sinunod na rin niyang ilagay yung leeks, yung malaking dahon ng sibuyas, at hinayaan na nga lang niya ito nakabukas habang kumukulo-kulo. At syempre, kailangan rin natin tikman para malaman natin kung tama lang yung lasa. At ito nga, okay daw kay Mama. Masarap na daw, sabi niya. Syempre, sasabihin niya masarap kasi siya nagluto. Pero hindi rin ako nakatiis, kaya dali-dali akong pumunta sa may kusina. At tinikman ko rin kung talagang masarap nga ba ang luto ni Mama. At super sarap nga, at last batch na ito ng piniprito naming manok. Sa wakas, luto na yung ginataang langka ni Mama. Yung sabaw na yan, manunuot yan maya-maya lang. At ilang minuto nga lang, naluto na rin yung manok. At ayan nga oh, hinahango na nga ni Mama ang manok sa kahirapan. Este, sa may mantika pala. Ito na talaga yung exciting part. I'm so excited, but I just can't hide it. At syempre, agad-agad nga tayong kumain kasi nga kanina pa nga ako nagugutom. Sa amoy pa lang nagugutom na ako. Nagkamay na nga lang din ako niyan para mas feel ko yung kinakain ko. Aminin ninyo, mga kalisyus, mas masarap kumain kapag nakakamay. Disclaimer ulit ha, naghugas muna ako ng kamay niyan bago ako kumain. Hindi nyo lang alam, mga kalisyus, pangalawang balik ko na ng kanin yan. At nako, isa rin yan sa mga dahilan kung bakit hindi ako makapag-diet. Kasi nga, masarap magluto yung mama ko. Kaya baliwala yung paglalakad ko at pagbabay ko araw-araw. Kasi nga, pagdating ko, babawiin ko rin sa kain. Solved na naman tayo ngayong araw, mga kalisyus. Mga kalisyus, subscribe na kayo sa YouTube channel ko kung ayaw niyong daganan ko kayo dyan. Anyway, thank you for watching, mga kalisyus. Hanggang sa muli, paalam!